Natutuwa tayo pag nakikita natin masaya ang mga bata naglalaro at puno ng sigla. Sila ang isa sa mga nagbibigay sa atin ng inspirasyon. At nakakakita tayo ng magandang kinabukasan pag nakikita natin masaya ang ating mga anak. Tunghayan natin ang kwento ng dalawang bata na nakabila na kanilang karamdaman, hindi sila nawawala ng pag-asa. Serbisyo, lalo na ang public service, ay trabahong indibido. Sa loob ng 45 taon dito sa kapwa ko mahal ko, walang pagod ang paglilingkod ninyo sa pamamagitan ng ating programa. 45 taon na nakikinig sa inyong mga kwento, kasama na rin yung tuwa kung nakakalutas ng problema at iyak kung mabigat ang problema. Nakapagbago tayo ng mga buhay dahil sa kabutihan loob ng inyong mga puso. Subalit ang trabahong ito ay hindi pa natatapos. Libo-libong mga pamilya pa ang sa kasalukuyan ay dumadaan sa mga pagsubok. Ito'y para makaraos lang sila sa kanilang mga problema at matagumpay na maiahon ang kanilang buhay. Ngayon sa pagharap natin sa mga hakbang na papunta sa susunod na 45 taon na, naniniwala tayo na magpapatuloy at lalo pa natin mahihigitan ang inyong public service sa tulong ng ating programa. Sa North Caloocan na niniraan si Cash Andre Valentin. 11 taong gulang ang batang ito. Patuloy siya na lumalaban kahit na malubha ang kanyang sakit. Ang problema niya ay yung sakit niya ay rhabdomyosarcoma. Narito ang kanyang kwento. Ako po si Bernadette Valentin, 38 years old, taga 2481 Ubas Street, Malaria, Caloocan City. Anak ko po si Cas Andre Padayaw Valentin. Diagnose niya po ay rhabdomyosarcoma, stage 2 cancer po. Nung start mo ng lockdown, April 2020, tulog po siya. Pag-gising po niya, sir, may kunting bukol po sa na parang kagat-ipis. Pero yung kagat-ipis po, mapula, sa kanya hindi po. Tapos every, pag-gising niya bawat umaga, parang lumalaki. Mabilis po yung paglaki niya. Tapos yung mga 5 days po siguro, tinakbo namin siya sa center po, sa malapit na center sa amin. Yun, hindi po lumiit. Binisitahan ko ng mga gamot na antibiotic, hindi naman po siya lumiit. Tapos yun, nung nakakuha po ng ayuda yung asawa ko sa ng AK, pre-private po siya namin ng clinic. Hindi rin po lumiit sa amoxiclab na mga nirisita. Nag-po na po yung clinic na itakbo na namin sa malaking hospital. Tapos una pong inanuhan po namin ang East Avenue. Yun po, parang cancer daw po. Kaso wala po silang kasi gusto na nilang madaliin na maoperahan. Kaso wala po silang yung MRI saka CT scan, wala po sila noon, sira daw po. Kaya naghanap po kami ng mas pang hospital. Yun po, may nagsabi po sa amin, Philippine Children kami, pumunta. Yun po, may MRI po doon. Napakabilis pong lumaki ng bukol ni Cas. Agad-agad po siyang inoperahan. May 13 po. Inoperahan po siya. Tapos sa biopsy niya po, lumabas po. Sa loob ng 2 months lang, lumabas po na stage 2 cancer, rhabdomyosarcoma po. Yung chemotherapy niya po, sir, dapat updated po kami doon na hindi kami pumalya. Yun po ang sabi ng mga doktor. Kasi once na mag-relapse siya, na matigil siya ng 2 o 3 buwan, pwedeng bumalik agad-agad yung bukol. Kasi ganun po, napaka-active ng bukol ng rhabdomyosarcoma. Yung asawa ko po, sir, nagtatrabaho po siya sa umaga. Kung saan-saan po siya nag-aalok na kung saan magpagawang cabinet, paggawa ng bahay, kasi nakita po niya po nga po sa ng anak niya na nasa kulang 1 million, ang nasa 700,000 po ang chemotherapy ni Cash. Kaya po, hindi talaga siya tumitigil, kaso hindi po talaga sapat yung 600 or 700 niya a day. Yung
banding niya po sa amin, ano, limit na lang po. Yung anak ko po, sir, na ano, si JP, nag-ano po siya, nag-module. Yun po, di ko na po siya minsan maharap kasi gaya po nito, lagi po kami nag-ano ng guarantee letter sa tuwing ano, hahanap kami sa ibang mga senador, congressman. Nahihirapan din po yung bata na walang guidelines namin na sa pag-module kasi kailangan din po yun. Ganun din po yung mga kapatid niya. Ano po, kasi mahilig siya magluto. Shift daw po yung pag ano, kasi minsan nagsasarili po siya na minsan pagkaya niya, nagluluto po siya ng itlog. Yun, nagsasangat po siya ng sarili niyang pagkain, pagkaya niya po, pag magandang pakiramdam niya. Pangarap ko po siya ay maging mabuting bata na gusto niya po daw maging isang cook, chef po. Yung paglalambing ba yung na kung anong masakit sa iyo, nandito lang kami. Hindi man namin madamayan ka sa sakit, at least andito kami sa tabi mo. Ahahaplo sa'yo. Sabihin mo lang kung anong masakit mo. Kahit di namin madamayan ka, at least may masasabi ka, sumigaw ka lang, nandito lang kami para umalalay sa'yo. Madalas po kami nagbabanting yung biruan. Ganun na, nak, pagaling ka na kasi palang araw pupunta tayo sa probinsya, binata ka na, maraming ano doon, makikita ka na mga pasyala na maingay niyo. Makakalimutan mo lahat ng naramdaman mong sakit. Ano po, yun. Ang pangarap niya po siya, makarating po siya sa probinsya namin sa Bicol after ng chemotherapy niya. Yun po, gusto niya. Kasi nakikita niya po sa YouTube, sa Facebook, na maganda po ang probinsya, Bicol. Yun po ang pangarap niya. Ano po, kung magiging malisog po ulit si Cass, ano po siya, ganun po rin po ulit siya, sir, kakulit. Kasi kung minsan po, may magandang pakiramdam niya, napakakulit po siya. Pag minsan naman ay hindi magandang pakiramdam yun, tulog po siya ng tulog maghapon. Yung matuto sa buhay na bawat minuto talagang nakasubaybay sa bata, yung hindi dapat tayo umasa na okay lang na naglalaro sila dyan, na okay lang na kunti ano, kagat ipis lang pala yun o kagat ng ganito, ganyan. Kasi napakahirap po pala na umaana, parang bang okay lang lahat na ano, na kunting ano lang yan. Kasi doon po pala nagsisimula ang malubhang sakit. Sa mga ano po, sa may pamilya na may tulad ko rin po na may anak na may cancer, kahit po anong hirap ng buhay, kahit po mga pao, manglimos pa tayo, huwag natin isok mga anak natin. Kahit pa, kahit kani-kanino ka pa manghingi ng tulong, huwag natin isok ang ilaban natin ng mga anak natin. Kasi yan po sila, sa atin sila humuhugot ng lakas para sila din lumaban. Yun po. Sa kapwa ko, mahal ko, papasalamat po kasi nakita ko po sa Facebook na yun, tumutulong po kayo sa mga tulad namin may mga problema. Papasalamat po ko dahil agad-agad po kayong nag-reply po sa message ko. Napakabilis niyo po nag-sumagot. Sobrang nagpapasalamat po. Para summarize, tumulong kay Cass Andre Valentin. Nasa screen ninyo ang ating mga bank accounts. Pwede rin kayo mag-donate sa pamamagitan ng GCash o pwede rin kayo mag-donate sa pamamagitan ng Shopee. Sa Shopee, hanapin nyo lamang ang Kapwa Ko Mahal Ko para makapag-donate kayo gamit ang kanilang donation vouchers. At para makasiguro kayo na mapupunta doon sa pasyente, isulat nyo yung pangalan ni Cass Andre Valentin at yung halaga ng donasyon ninyo at i-email po ninyo sa donate at kapwako.org. Maraming salamat po. Ang Rab Gamaya, sir, po,
sarcoma ay ang pinakakaraniwan na soft tissue sarcoma o cancer sa laman sa mga bata. At dahil ang cancer na ito ay nagsisimula sa muscles, pwede itong tumubo sa iba't ibang parte ng katawan. Madalas nakikita ito sa mga batang less than 10 years old, ngunit pwede rin tamaan ng mga teenagers at matatanda. Ang tsansa na mabubuhay ang isang bata 5 years matapos itong magkaroon ng rhabdomyosarcoma ay nasa around 70%. Ngunit ang porsyento na ito ay bumababa kapag mas matatanda ang pasyente. Hindi malinaw kung ano ang sanhi ng rhabdomyosarcoma. Sa kasalukuyan ay walang paraan para maiwasan ito. Hindi ito naiugnay sa mga lifestyle or environmental factors tulad ng lack of exercise, pag-inom ng alak, paninigarilyo, or poor diet. Ang mga taong may genetic disorders ay mas nanganganib na magkaroon nito. Ang sintomas ng rhabdomyosarcoma ay depende sa kung saang parte ng katawan ito tumubo. Ang mga ilan sa mga sintomas ay ang pagsakit ng ulo, pagluwa ng mata, pagdurugo sa ilong, lalamunan o tenga, dugo sa ihi, puwerta o puwit, hirap sa pagdumi o pag-ihi, bukol o pagkirot ng mga bigas. Ang gamutan ng rhabdomyosarcoma ay combination ng surgery, chemotherapy at radiotherapy. Ang mga pasyente ay inooperahan upang matanggal ang buong tumor at para wala nang matira nito doon sa kanya. Chemotherapy naman ay binibigay bago o pagkatapos ng operasyon para lumiit ang bukol o para maiwasan na umulit o kumalat ang cancer. Ang pagkalat ng cancer sa buong katawan o sa ibang parte ng katawan ay tinatawag na metastasis. Ang radiotherapy naman ay ginagamit pagkatapos ng operasyon para patayin ang mga natitirang cancer cells doon sa parte ng katawan na inoperahan at para mapigilan din ang pagtubo muli ng tumor na ito. Sa Malate, Manila, pundahan natin ang Active Hearing Center kung saan tutungayan natin ang ating pasyente tinutulungan na batang si Natalie Esmeharda. Apatatanggo lang ang batang ito. Meron siyang problema sa pandinig. Tungayan natin ang mga nagaganap doon. Ako po si Aisa Esmeharda po, nanay po ni Natalie, na nangangailangan po ng hearing aid po. Ngayon po, andito po kami ngayon sa Active Hearing Center dahil po magkaka-hearing aid na po siya. Ilalagay na daw po sa kanya yung hearing aid niya. Nakipag-usap po kami sa kapwa ko, mahal ko. Sabi po, kailangan daw po niya i-test daw po para malaman daw po kung kailangan daw po ng hearing aid po. Yun, tinest naman po siya. Nakatatlong balik po kami dito. Yun po, sabi daw po, kailangan daw po ng hearing aid. May pagpupunta po kami dito sa Active Hearing Center, coordinate po ako sa barangay para manghiram po ng sasakyan para maihatid po kami dito kasi mahirap po mag-commute eh. Kaya yun, pumayag naman po yung kapitan na ihatid po kami. Ngayon po, andyan po sa labas yung sasakyan niya. Inaantay po kami pauwi po. Nung napalabas kami sa TV po, saka po ako mahal ko, mga nakaraang araw po, tumawag po si Sir Manuel, ano po ata yun, batik po alam ang buong pangalan po, si Sir Manuel po eh. Yun, hiningian po kami ng GCash number po para padalaan po kami ng 5,000 para pambili daw, pangdagdag daw pambili ng gamot ni Nitan, mga pangbili, pang ano-ano po. Kasi yung anak ko po, bali dalawa po yung anak ko na hiningi ko po ng linapit ko po sa kapwa ko, mahal ko. Ayun, binigyan po kami ng 5,000. Ayun,
para daw pong pambili ng pandagdag ng pambili ng gamot, pang ano po nila, pangangailangan. Yun po. Yun lang pong sabi. Tapos ito nga po yung Active Hearing Center po. Na sabi. Sabi po ng kapakumahal ko nakuha na daw po silang sponsor daw po. Ito nga pong Active Hearing Center yun. In-schedule po kami. Nasabi i-test daw po muna kung kaya daw talaga ng hearing aid. Ayun, na pumunta kami dito. Ayun, tinis po siya. Tapos, nung unang test niya po, isang tenga lang po yung na-test niya. Kasi nagising na po siya eh. Dapat dalawa daw po yung ititest sa kanya. Eh, nung na-test na po yung isang tenga niya, hindi na po na ulit kasi nagising na po siya eh. Kaya pinabalik na lang po ulit kami. In-schedule po ulit kami ng Active Hearing Center po. Tapos, bumalik po ulit kami. Tinis ulit siya yun. Naging success naman po yung yung test niya po. Lahat na po na-test yung kaliwang tenga at kanan na tenga po. Sana makarinig siya. Sana maging normal siya. Sana makalakad po siya. Yung maging normal, yung parang ibang bata yung nakakapaglaro po sa labas. Kasi di naman po kami habang buhay na. Ayan po. Pag tumanda po kami, di naman po. Pwede na kami lagi mag-alaga. Hindi naman po habang buhay na mag-aalaga namin to, yung dalawa niyang kapatid. Salamat sa inyo, salamat po sa inyo kasi tulungan niyo kami. Sana marami pa kayong matulungan katulad nung anak ko. Sana marami pa kayong matulungan nga po yung di lang yung anak ko. Marami dapat sana yung marami pa. Sana wag kayong magsawa na tumulong sa mahihirap tulad namin. Malapit lang tayo. Lalo tayo dito tali. Sige, sige, baby. Para matapos na si Mamu. Okay na, sige na. Huwag ka malikot. Gaano ka ng ipin eh. Hi! Hey, Dobby! Hey. Galit na si ate. Narinig mo? Hello? Okay. Medyo nakakaalaan na siya. Yung reaction kahit pa paano. Hello ko! Galit na si ma'am! Medyo weak po yung reaction na nakuha natin today. Aside nga po sa nag-greet siya and sa condition niya present. Hey! Ayun po. Hindi rin natin sure or hindi rin siya sure kung ano nga ba yung narinig niya kasi kakasuot lang na lang hearing aid. Ayun, so katulad po ng pinaulit-ulit ko kanina, yung observation niya po pagdating sa bahay. Magandang umaga po sa lahat. Ako po pala si Maiden, audiologist po ng Active Hearing Center. Sabihin ko po sa inyo yung mga ginawa namin para kay Natalie Esmeharda, ang ating pasyente po, natutulungan ng kapakumahal ko po. So, yung una po, kailangan kasing itest muna si Natalie. So, trinay namin siyang itest nang gising siya. Kaso, hindi natin nakuha yung responses na gusto natin. So, na-schedule natin siya sa test na nakatutulog. Yung tawag dun sa test na yun is Auditory Brainstem Response Test. So, pagkatapos natin na makuha yung resulta, so lumalabas na parehas na tenga yung mahina sa kanya. So, sa level ng panghihina ng paninig,
yung nakuha niya o yung severity na tinatawag namin ay profound hearing loss. Ano bang ibig sabihin nun? So, ang profound hearing loss ay yung pinakamalala o yung malakas na dapat yung tunog para marinig niya. Minsan hindi pa naririnig talaga. So, more on vibrations na yung naririnig, so to speak. So, iba-iba naman din yung reaction pag mga bata. Okay? So, pagkatapos nun, in-explain namin kay Ma'am Aisa, yung nanay ni Natalie, kung ano yung mga gagawin. Kasi base dun sa grado niya, dahil 4 years old na siya, kailangan malagyan na parehas na tenga. So, sinukatan muna namin siya ng molde. So, yung parang, kasi nakasabit sa tenga yung ibibigay natin hearing aid sa kanya. Yung molde, yun yung isusuot niya para hindi malalaglag yung hearing aid at mas maganda yung pasok ng tunog. Okay, pagkatapos nun, sinabihan namin si ma'am na pagkalagay ng hearing aid, meron siyang kailangan assessment na gagawin. So, paglagay, kailangan mag-undergo ng speech therapy or pupunta sa isang pediatrician para lang ma-cross out yung ibang mga problema. Okay? So, ngayong araw natin susukatan ng hearing aid si Natalie. So, yung gagawin natin, syempre sisilipin natin yung tenga niya kasi last time barado ng tutuli. So, pag barado ng tutuli ang tenga, hindi pumapasok yung tunog ng maayos. Nasabi naman na nagpalinis na sila. So, ang gagawin, ilalagay muna yung molde, titingnan kung sukat sa tenga niya. Pagkatapos, ipoprogram yung hearing aid base doon sa grado niya. Pagka-program, iisa-isahin natin yung kailangan matutunan ni Ma'am Aisa para kay Natalie mula sa paglagay, sa paglilinis, at saka yung mga susunod na follow-up. So, ang paglalagay kasi ng hearing aid, hindi po yan isang beses lang. So, kailangan babalik sa clinic siguro po mga 4-5 na beses sa isang taon. So, titignan natin or imo-monitor natin si Natalie kung may improvement ba sa paglagay ng hearing aid sa kanya. At ano pa yung pwedeng gawin para mas matulungan natin si Natalie na matutong magsalita at makarinig din. Para sa mga tumulong na magkaroon ng hearing aid si Natalie Esmeralda, mula sa amin sa Kapwa Kumako Foundation, maraming salamat po. At salamat din sa Active Hearing Center, at lalo na kay Manuel Rivera. Naway, marami pa kayong matulungan na nangangailangan ng hearing aid. Marami sa atin, pag meron nararamdaman na sakit, hindi kaagad ang papatingin sa doktor. Yung iba, tinitiis. At yung iba sinasabi, kaya ko pa ito eh. O kaya, wala pa akong pera. Pero ang nangyayari sa atin, nagkakaroon tayo ng practice na tawag sa English ay false economy. Dahil yung pagpapaliban, dahil sa pagpapaliban niya, lalaki ang gastos natin, lalala ang sakit, mas malaki ang gagastos yun, mas masama pa ang magiging prognosis o yung pagaling. Kaya napaka-importante habang maaga, puntahan natin hospital, center, magpatingin na kagad tayo para malaman natin kung ano ang dapat gawin habang maaga ang sakit. Kahit cancer, basta maaga natututup, magaling. Okay ka, lungs. Bibigyan natin ng halaga ang pangangalaga ng ating sarili sa pangangalaga ng ating mga baga, lalong-lalo na sa peligro ng lung cancer. Samahan ninyo kami sa darating na Huwebes, 25 ng Nobyembre, alas 8 ng gabi, sa isang episode ng Sagot ni Doc Live. Makakasama natin si Dr. Arthur Jason Go at si Liam Marie Salvacion ang ating guest host. Para sa iba pa mga detalye, bisitahin nyo kami sa aming Facebook page at huwag kalimutan kaming i-like at i-follow.
Maraming salamat. Ang nasubaybayan natin mga istorya ay istorya ng mga bata na bagamat meron mabibigat at karamdaman ay hindi naman bumibigay. Ang mga batang katulad ni Cass Andre Valentin, ni Natalie Esmeharda, ay mga imahe ng pagsisikap, pananalig sa buong may kapal, at pag-asa nasa inyong mga gustong tumulong. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga nag-donate sa ating mga pasyente. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga ahensya, organisasyon at bank foundation na katulong natin sa pagbibigay ng public service sa mga nangangailangan. Salamat lalong-lalo na sa SM Foundation. Sa ngalan ng chairman ng aming foundation, Kapwa Comarco Foundation, si Atty. Felipe Henry Gozon, ang aking partner sa public service, si Connie Angeles. Ito po si Orly Mercado nagsasabing, lagi natin isa puso ang diwa ng pagtulong sa kapwa. Maraming salamat. Magkita tayo sa sabi. SM, through the example of its founder, Henry C. Sr., recognizes that business growth and social development go hand in hand. SM focuses its social development initiatives and integrates its philanthropic thrusts with an eye towards United Nations Sustainable Development Goals, focusing on the following areas: education, medical assistance, community relief operations, sustainable agriculture, micro, small, medium enterprise promotion, social inclusion, disaster resilience, environmental responsibility. A significant proportion of Filipinos live below the poverty line, with the incidence of poverty in the Philippines higher than most of its Southeast Asian peers. This means the private sector helps to augment the delivery of basic social services. SM is doing its part to help alleviate these challenges in the Philippines. Establishing and maintaining basic and accessible healthcare facilities in grassroots communities, complemented by medical caravans across the country. Through its Felicidad TC Wellness Centers program, which involves upgrading public health centers, SM helps provide clean, well-equipped health centers that benefit the community. The Wellness Centers for Children provide care for patients confined in public pediatric wards by renovating and refurbishing these areas into child-friendly zones. SM Foundation also maintains hospice units in several public hospitals, equipped to help ease the journey of terminally ill patients. These hospice units give the patients comfort in addition to proper medical and emotional support. The Wellness Centers for the Elderly offer wellness and social support to senior citizens by providing them with a venue to engage in recreational and physical activities in community health centers. SM Foundation likewise helps safeguard the health of the men and women in uniform by renovating military and police force medical facilities. Through SM Foundation's medical missions, SM provides free medical care to thousands of patients in its host communities. SM's social development programs aim to bring about meaningful change to the people and the communities served every day.